Hello, magandang araw sa inyo lahat. This is my second video. Paul Farol, you're on Social Media Soup. This is my second video upload for today. And ito, wala naman akong particular topic. I'm just going to tell you about my day today. And ngayon, Monday, I'd like to officially declare that I am going to go hardcore, all out, for Mayor Isko Moreno. No? I think it's time. Kasi I've been holding back this declaration. Because ako, feeling ko, hindi pa ako ready the past few weeks, no? The past few months. Although, ako sinasabi ko, the past few videos na nilalabas ko, na bilib na bilib ako kay Mayor Isko Moreno. And karamihan ho ng mga naging subscribers ko dito sa channel na to, eh mga supporters ni Isko Moreno. And over the past couple of days, eh pinagdinilayan ko kung mag-go all out and all in na ako kay Mayor Isko Moreno. And I think now is the time to do that before all of the craziness starts next year when everybody's already gone hardcore. Bakit? Kasi una-una, Manileño po ako. All my life, I've been a Manileño. Yung clan ko po, no, yung mga Farol, taga Quiapo po yan. Taga Quiapo po yan, and we can probably trace our lineage, no? Nax, parang may pedigree, no? Lineage to 1870-something-something. No? And maybe even before that, kasi yung pinagmulan po namin, pangalan ng lola ko na yan, si Jacoba Farol, no? Jacoba, tapos ano yung pangalan ng lolo ko, hindi ko maalala eh. yung family historia namin, but anyway, meron kami yung puntod, that puntod says Jacoba, no? I think she died in 1878, no? And we have a house sa Matapang Street, Bilibid Viejo, no? Kung alam niyo yun, no, nasa likod yun ng recto, no? Very historic area rin yun. And yung house ng lola ko nandun pa rin, although hindi na yun sa amin. I think naibenta na yun. It's an old house, it's over 100 years old. And ito pa yung tipong bahay na merong pasukan ng karwahe sa ilalim. And naka-build siya sa stilts kasi ang Manila po ay lumulubog talaga tuwing monsoon season. Kaya yung mga bahay po talaga, yung mga orig na bahay, naka-tingkaya, naka-stilt sila. So anyway, so yun, mag-all out na ako. And today, at 10 a.m., pupunta ako sa bahay ng isang friend namin na supporter din ni Mayor Isko Moreno sa San Juan. Punta ako doon, kukuha ako ng tarps, no? And I think kinuha rin niya ako ng mga stickers. And then I'm going to have lunch at Intramuros. Invited ko rin si Mark Gamboa to join me for lunch, no? Baka gumawa kami ng short video doon, I'm not sure. Pero hindi ko pa sinasabi sa kanya, sasabihin ko pa lang sa kanya na, eh Mark, kung nasa Intramuros area ka, lunch na tayo sa Intramuros. I'm looking forward to eating either at Barbaras, kung saan masarap ang mechado, na doon yung orange mechado na natikmat ko. Or Cafe Ilustrado, where my brother had his reception years ago. And natatandaan ko pa yung lengua nila na merong langka. Basta pagkain, ako, maasahan yung memory ko. Grabe. Ano ba yung last time hindi ko na-order yun eh. Nag-lunch kami doon ni dating Commissioner Goy Larizabal. And yun, hindi ko na-order. So, orderin ko siguro sa Cafe Ilustrado. So, anyway, after lunch, I plan to walk over to the new, yung bago na national headquarters ng presidential campaign ni Yorme Isko Moreno. Yorme Francisco Dumagoso. Eh, magiging sikat ho yung pangalan na yan one of these days. Nakikita ko na PRFD. Wow. Ano? P
PRF, di ba? PF PFD President Francisco Domagoz. Ah, di ba? Pero tingin ko dapat ano, hindi dapat mawala yung Isko Moreno kasi kilala natin talaga siya as Isko Moreno, no? Hindi naman Domagoz. So, and I understand that si Yorme wants to honor his father. Siyempre naman, eh, naghihirap talaga sa kanya, kanyang parents, no? Pero yun, ang dating kasi sa akin ng Isko Moreno mas friendly, no? And syempre dahil kay Herman Moreno yung Isko Moreno din. Si Herman Moreno na maraming maraming natulungan during his long long career, no? Sa entertainment. Eh ano pa ba naman ang trabaho magiging maiisip mong way para umangat sa buhay kung ikaw ay, 'di ba? Ikaw yung may talent sa entertainment. Oh, lalapit ka kay ano, kay Herman Moreno. And ayun na, kita nyo, yung isang alaga ni Herman Moreno from showbiz, nagkonsihal. From basurero, nag-showbiz, nagkonsihal. Naging vice mayor. Naging mayor. Oh, ngayon, next year, baka presidente na natin. Diba? Ang ganda ng... Ang ganda talaga ng story ni Yorme Isko Moreno. Ewan ko ah. Ewan ko eh. Kayo, gusto niyo yung iba. You want the story of Bongbong Marcos. Okay, okay naman yung buhay ni Bongbong Marcos. Medyo nagpaawa siya sa show ni Tony Gonzaga. Okay. Maganda rin yung story ni Manny Pacquiao. Rags to riches rin yun. Pero si Manny Pacquiao kasi... Sorry ah. Pero... Hindi talaga siya presidentiable eh. Sorry. Pwede siya vice president. Sabi ko dati before. If I can imagine Manny Pacquiao as our vice president and leading our sports development sa buong bansa. Oh. At eto pa. Oh, pag ano, kapag hinari tayo ulit ng mga incheck eh, hamunin niya hamunin na niya na suntukan yung champion ng China for the West Philippine Sea. Oh. 'Di ba? 'Di ba? Oh. Imagine niyo ba 'yon? Si Pacquiao kakalaban ng Chino. Eh hindi pa lumalaban yung Chino, sarado na mata eh. Ano pa laban nila sa atin? Oh. Okay rin naman ang storya ni Bongbong, okay rin naman ang storya ni Ping Lacson. Actually si Ping Lacson napanood ko yung isang ano niya. Isang commercial niya yung kinakwento niya yung estudyante pa siya. Ang ganda, no? Ganda nung commercial na yun. Kesa doon sa commercial ni Lenny. Yung ano, yung mukhang Lola Basyang siya. Ang tingin ko mas maganda kay Lenny, yung ano siya, human rights lawyer or lawyer for, yung ano, yung nagbibigay ng free legal assistance. I think that's, ano, that's what really suits her, no? Sa akin, pagdating sa image. Yung baka ginagamit niya yung legal expertise niya to make the lives of people better. No? Eh, kaso, hindi naman yun talagang yun pinakilala niya sa atin eh. Ang pinakilala niya sa atin over the past 6 years eh, pinabangga niya yung administration. No? Whether for the right reasons or wrong reasons. No? Eh, ano eh, parang sa akin ah, sa akin, may place ang criticism, no? May place ang criticism sa government and dapat nga na-expose kung mayroong graft and corruption. But there was a time she was part of the Duterte administration and she was talking, she was pulling the other way, di ba? It goes without saying na ikaw, pag pumasok ka sa administration, no? Hindi ka, ano, hindi ka... Don't be a jerk about things, no? And she was a jerk about things. Yun ang hindi ko nagustuhan sa kanya. And ever since, that thing stuck with me, no? And that's one of the reasons why I don't like Lenny so much. Sino pa ba? Well, lahat ng mga kandidato magaganda ang ano. But, sorry. I like, totoo yung rags to riches ni Isko Moreno. In fact, noong ano, 1980s, noong kabataan ko, namamalengke kami ni Emat sa trabaho market. Hindi ko alam kung ilang taon ako nun eh. I think I was 13, 14 yata nun eh.
I remember seeing Isko Moreno, no? Paano ko nalaman na si Isko Moreno eh? Kasi yung mga ano, mga nagtitinda doon sa palengke, mga suki ng nanay ko, binati itong si Isko. So, oh Isko, ano na, kamusta ka na? Ganon, si Aling Leling pa yata yun, yung nagbebenta ng, yun ang kilalang kilala ng nagbebenta talaga ng masarap na tapa sa trabaho market. Ewan oh, buhay pa si Aling Leling. So, yung nagkausap sila, binati ni Aling Leling si Isko Moreno. Hindi pa siya artista yata noon, time na yun. O, kamusta na ako? Ganon-ganon. Si Isko may bitbit na napakaraming mga vegetable scraps. No? Nagkahakot sila ng vegetable scraps. Hindi ko alam kung para sa, ang impression ko noon, para sa baboy. Pero, ang vegetable scraps kasi, yan, binibenta yan. Pwede mo hingiin yan sa palengke. Yan yung mga luray-luray na repolyo, yung basta yung mga medyo pangit ng itsura na vegetable na hindi naman sira, no, hindi naman siya sira pero pangit lang tignan na pwede namang ulamin, no, masarap na pagkain yan, no, no, hindi yan pagpag, pero at the same time yung iba medyo mandidiri, ay mga retaso ng gulay, baka mo pakainin yan, oh. Yung ubod ng repolyo for example kinakain yan. No, yun, so nagkita sila and ako that time parang sabi ko parang ano, may kakaiba dito sa tao na to. Iba siya makapag-usap na noon. No? Pero siya hindi siya makapag-usap na like the way we see him right now, no, but parang meron siyang ano eh, yung mga guys my age at that time, well Isko is younger than I am, about 3 years younger, no. So, iba yung ano, hindi lang bibo eh. Talagang meron siya presence eh. That time pa lang ha, bata pa lang si Isko. So, I remember that meeting well. And ngayon, he's running for president, diba? So, his story says na kung ikaw eh magpupursige sa, I'm not sure kung gusto niyang maging presidente noon, no? But gusto lang niya umangat sa buhay. Ang kwento na story niya, yun, rags to riches, through sheer discarte. No? Eh, syempre, good looks. Eh, syempre, gagamitin mo kung ano meron ka. Kung may talino ka, yun ang gagamitin mo. Kung pogi ka, gaya ko, eh, yun ang gagamitin mo, di ba? Para umangat ka sa buhay. Kaso kaumay ako ngayon magtanggal ng t-shirt, ha? Kahit naman yung kapayatan ko eh, ano yun, nakakaumay talaga ako. So yun, yun po ang aking agenda for today. That's my schedule. I will be picking up posters and campaign paraphernalia or information materials about Isko Moreno from a friend, and I'll be having lunch sa Intramuros, and then hopefully magkita kami ni Mark doon, and then we'll walk to Isko Moreno's national campaign headquarters in Intramuros, no. Napaka-importante yung ano, yung location ng campaign headquarters ho, ah. Kasi on one hand it should talk about where the candidate is from, no. Nagtatanga ako yung Bongbong, bakit nasa EDSA eh? Hindi naman siya taga EDSA, or baka mas historic kung sa San Juan, di ba? Sa San Juan, nakatira ang mga Marcoses bago siya nahalal bilang presidente. Oh, bakit? Why not San Juan? Ang daming tao sa San Juan, no? Alam ko, nandun pa kaya yung mansion nila? I don't know. Pero it seems like a good place to be. Si Lenny. O, bakit yung headquarters, nasaan yung headquarters niya? Nasa Quezon City yata eh. Bakit wala sa, ano, Naga? Bakit sila nagkukumpulan sa Metro Manila? Anyway, Intramuros later. And baka makagawa ako ng video doon. Igagawa sana, just don't expect na napakaganda ng video quality ko kasi ito ang malamang na gamitin ko, Samsung,
na 3 years old na, or yung binili ko na iPhone 7 na parang gusto kong gawing webcam, kaso ang pangit ng mga app na ano eh, app that interfaces with the MacBook, no? Para magawa siyang webcam. Hindi ko nagustuhan dahil nakikita yung mga grid lines eh, no? Wala namang gagamit ng ganun. Eh, tapos, barug-barug pa yung aking Mac. So, ako hopefully makabili ako ng Sony A3 yata yun. No? Magkapera tayo, Sony A3. Yan ang wishlist ko ah, for, ano, for myself. Sony A3, tapos yung bago na iMac M1 na 24-inch. No? Ang ganda nun. Eh, kung MacBook Pro kasi bibili nyo, mapapamahal talaga kayo. Kasi I don't think there's an end to the number of things na pwede mong ipakarga dun sa MacBook Pro. But to iMac 24, I think, no, okay na to sa akin. Kasi hindi naman ako very intensive talaga sa editing, no? Ang kailangan ko lang naman gawin, cut to cut, tsaka fade, no? But it's going to be better than my 2011 MacBook Pro na bumabagal na. Bumabagal na talaga siya. Kailangan ko na palitan ng batira, napalitan ko na yung naka-SSD na ako. Naka-solid state drive na ako. Pero meron pa rin mga moments na ano, parang sumusuko na yung processor niya, lalo na kung nag-edit ako. Yung editing, yung rendering time ko parang nasa 1 hour. 1 hour for a 1.6 GB. Typical file size ko ah, nasa 1.6 GB kapag nag-record ako through OBS. Mababa na yung resolution ng OBS ko. And yun, kailangan ko na mag-upgrade ng mga gamit. And hopefully makapag-provide ako ng mas ano, mas magandang content, kasi lahat ng content ko nandito sa studio eh, nagsasalita ako. Although itong sa tingin kong isa sa pinakagusto kong format yung nagsasalita. I could come up with real medyo cinematic na mga videos, no, ng campaign. And nakikita ko na, kunyari yung ano lang yung punta ni Isko sa Payatas. Sabi ko nga kay Mark, parang maganda live, pero since galing ako ng production talaga, no, marami ako nakita ng mga things na pwede sanang improve, no. For example, yung positioning ng live, yung nagkukuha ng live niya, advice ko lang, hanapin mo yung, di ba, makikita mo naman, nakunan niya ng litra ng video yung space dun sa gitna. Usually that space yan ang ino-occupy po ng main cameraman. Turo ko sa inyo, anyway. Sana nandun siya sa harap, no, sa harap ni Isko Moreno. Sa pangalawa, sana there's a way na lagyan ng mikropono si Isko yung lapel, no, lapel na may connection sa camera para maganda yung sound. Napaka-importante po ng sound. Ang sound po, manunood kayo ng YouTube video na maganda ang sound pero medyo hindi maganda quality po ng video. Manunood kayo ng YouTube video na maganda sound pero hindi maganda ang video. Pero hindi kayo manunood ng YouTube video na pangit ang sound pero maganda ang video. Nakakainis po 'yun, no? Okay. So camera angle tsaka yung sound, medyo nahirapan po ako noon. Kaya inedit ko lang konti yung video, and that's the most I can do on my current setup right now. So anyway, mamaya I'll most probably upload a shorter video later just to show you where I am in my day. And yun, sana tangkilikan nyo, panoorin nyo ako today. Ilaman po, Paul Farrell, social media suit.